Caps Farming. Magandang umaga mga ka-farmers. So ngayon po ay maglalagay po tayo ng ipot dito sa ating bagong tanim na sitaw. Ito po ay mga 2 weeks na, kaya maganda na po siya, gumagapang na. So nililinis ko na rin po kasi nga po pagkalagay ko po ng ipot ay tatabunan po natin ng lupa, para kasi nga po ngayon ay mainit na, ilang araw na pong mainit. Kung napapansin nyo po ay meron pong nakasalit o may tanim na kamatis. Yan po sa gilid ng sitaw. Pero dito sa pipino po ay wala. Kasi manipis naman po ang sitaw, kaya diyan ko po inilagay yung kamatis. Ito po ay pangalawang lagay ko na ng kataba ng ipot ng manok. So basta pagkalagay ko po ng ipot ay tatabunan po natin, kasi nga po ay masyadong hindi na ho makukuha ng ano, ng halaman pagka tuyo-tuyo na yung ating ano, lupa. Kailangan po ay matabunan natin kasi mahamog pa naman po sa umaga. So yun. So ngayon ay update ko kayo din dito sa ating mga pipino at saka sitaw. So bukas po ay pipitas na tayo ng sitaw at saka po pipino, dalawa na po. So first harvest po natin ng sitaw. Ayan po, ganda, haba. O mga ka-farmers, bukas po ay mamimitas na tayo ng sitaw. O, kita nyo mga ka-farmers, talagang dami ng mapipitas. So bukas po ay mapipitas na to, sabay po ng pipino. Ito po yung alternate ang tanim natin, sitaw, pipino, sitaw, pipino. Ah, nakakawala pong pagod mga ka-farmers pagka ganitong marami na kayong pinipitas. O, tingnan nyo, o, hahaba, dahing bunga. So pakita ko po yung mga sayote natin. Ah, dami rin pong bunga. So ayan, lalaki na pong, lalaki na nga po, oh. Ayan, ah, gaganda na. Marami na po, bago pa rin po laang siya. Oh, ah, dahing bunga, lalaki, oh. Ayan, lalaki. Sunod-sunod din po ang bunga, kaya nakakatuwa. Oh, naglawit po dito. Ang nakakatuwa po mga ka-farmers ay mahal po lahat ng klase ng gulay dito sa amin. Ayan, lalo tigit ay sitaw. So sitaw po ay may kakaunti ang nagtanim, kaya yun yung napatanim ko. Sabi ko hindi o sasabay sa karamihan. So ang sitaw po dito ay naglalaro po sa 90 to 80 to 90 ang per kilo sa ang farm gate po sa planters. So kaya nakakatuwa. O, ayan ang pipino. Ang pipino po naman ay maganda rin ang presyo. Ngayon naman ay maglalagay po muna tayo ng ipot ng manok. Isang dakot lang po kasi pangalawa. Bari every 2 weeks naglalagay po tayo, para yung mga masuportahan po natin yung mga bunga na. So next week po ay lalagay naman tayo ng maglalagay naman po tayo ng ano, abono na naman, kasi mamumulaklak na po siya. Ay kailangan malagyan na po ng abono. Salamat nga po para kay Kainsan, at lagi niya ako isina-shout out kay Anthony Habalya, at nag-harvest na po siya ng mga repolyo niya. Ayan, habang naglalagay po tayo ng ipot ay binubunutan din po natin ng mga damo, kasi mas maganda po yung malinis ang ating ano, hindi po naaagaw ang sustansya ng ating mga pataba ng mga damo.
ipapakita ko po sa inyo yung mga nabu ko na. Ayan po. Ibig sabihin ay malapit na siyang bumunga. O may buko na po siya eh. Ayan. Ayan po. So nagbubunga na po. Kasunod na ang bunga na rin ating pipino. Yung sitaw ay mga matagal pa ho. Akit pa ho siya dito sa taas. Kagaya nung naan doon. Malago na. At ibig sabihin malapit na rin po siyang bumunga. Aabot na po yung ating mga pinipitas na pipino doon, mga lumang puno. Kaya ang kasunod na ay ito na po. Natapos na po natin, nalagyan ng pataba ng ipot ng manok. Ngayon po ay pipitas po muna tayo ng sayote. Unahin po muna natin ang sayote. So ito, sayote. Laki po. Dami. Nag-start na po tayo mamitas ng pipino. Marami-rami pa po. Ayan. So medyo matagal lang po gawa ng inaayos ka po po yung mga gapang nila. So marami na pong hindi kagandahan, medyo parang binote na. Pero okay pa rin po dahil nabibili pa naman po. Kahit reject, meron pa rin namang mga good. Ayan. Magaganda pa naman yung iba. So ayan, sitaw naman po mga ka-farmers ang ating pipitasin. At natapos na natin pitasin yung pipino. Nakatatlong sako po tayong pipino. Ayan. Ganda. Ayan po. Ayan. Ito po sitaw. So pagkatapos ko pong mamitas naman ng sitaw ay sayote naman po doon sa isang part ng ating tanima sa Ilaya. Nakakatuwa po pagka ganito nang namimitas. Tanggal na po ng pagod kasi makakapera na. Ibig sabihin, meron na tayong panggastos, may pangsuporta na po sa mga susunod na tanim natin. Sabay ilagay din sa sako. Ayos. Dami po ha? Sunod-sunod eh. Lalo sa susunod na pitas, maras marami po. So ayan po, ito na po yung napitas nating sitaw. Ganda. At tingnan natin, dadalhin na po natin doon at naiinitan na. So ayan, pipitas po muna tayo ng sayote. Dami po mga partner. Ayan po, daming bunga, lalaki.
po si Gerald Siocampo. Ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa Uube, Maihay, Laguna. Dito po kay Cubs Farming. Ano po? Ako po pala ay mula sa company ng Jardine Distribution Incorporated. Ano po? Pakilala ko po sa inyo yung aming po mga ilang product. Ito po si Atom. Ito po yung aming insecticide na kung saan po naglalaman po siya ng Metomin. Ano po? Ito po yung aming pang leaf folder. Dala na rin po niya yung po mga aphids at caseworm, yung mga uod, na kung saan po umaatake sa ating po mga halamanan. Base po sa mga farmer, ito po ay may pagka-systemic na din. Ano po? Ito po ay kalahating kilo. Good na po ito pang 2 hektarya. Dahil ang laman po nito ay naka-Persia shea. Convenient to use po siya. Easy to use. Ano po? Madali po siyang gamitin. Ano po? Ito po naman, isang sachet. Yan, 100 grams po siya. Ito po ay may laman na 5 sachet. Ano po? Tigaw 100 grams. Kada isang sachet po nito, ito po ay pang-4 na knapsack sprayer na. Dahil ang dosage po natin, 25 grams lamang po kada isang tanke, 16 liter of water. Kano po ang puhunan ni Atom? Si Atom po, mamumuhunan po tayo ng 650 kada isang inner box. Ano po, 650 lang po siya. Ngayon po, pang 20 karga na siya sa atin pong tanke ng sprayer. Kung kayo po ay nag-drum-drum, pang 2 drum na po siya. Ayun po, maraming salamat po. Shoutout po pala sa mga taga Buena Vista, Quezon. Ano po, ako po ay taga Buena Vista, Quezon. Si Ate Suset, shoutout po, Suset Los Santos. Yun lamang po. Maraming salamat po kay Cubs Farming. May bisita po ulit tayo. Ayan, sila ay si... Mark, sa Nonyo po. Yan, Nonyo po sila. Nonyo Seeds. Patrick po, Nonyo din po. Ayan, sila po ay Nonyo, yung mga seeds. Shoutout nga po pala kay LJ. Ayun. Ayan, LJ. Nonyo Seeds po, kilala sa amin na yung Red Lady. Ay. Cubs Farming po. Di kayo po kung ano po dito, Kapitan. Dati, ex-kapitan na ako. Ngayon po hindi na. Hindi na. Ayun na, na, tama na. Graduate na po. Oo, naka 3 terms, 13 years na nga ako. Ay, wala na po ulit, bawal ka na. Ano. Wala na? Wala na. Halaman na lang po. Okay na po yung gantong ano. Correct. Nag-ahalaman na lang. Masaya pa ako rito. Wala pong problema. Eh, correct ka lang. Tama po. Hindi, okay. Matagal na kayong nag-vlog po. Hindi, mga ano lang. Pa lang, pandemic pa lang. Kung kaya lang tumanda at naging senior, saka pa ako nag-vlog. Masilayin niyo pa kaming kabataan, kami po eh, hindi kami makapag-vlog eh. Eh, paano? Nakikita ng anak ko yung mga tanong ko na... parang maano ng anak niya na kayo mag-vlog. Na mag-vlog kayo. Eh, paano? Binibideo ko yung mga tanong ko, tsaka pinipicturan. Naisip ng anak ko, Tay, ipasok natin sa YouTube. Magkakapera ka dyan. Eh di meron na kayong ano, natatanggap na kayo sa nasoldo na kayo sa YouTube. Konti. Pang-merienda. Eh pag dumami pa po ang inyong ano, mas tataas po yun eh. Sa viewers naman siya eh. Hindi sa subscribe. Sa viewers. Pag maraming ano. Pag maraming nanonood, abay, very good. Di po, manood po kayo. Subscribe nyo si Cubs Farming. Yes. Ng Mahayhay, Laguna. May ibangan natin ngayon eh. Habang ako ay nandito. Kaya nagsasaka, namimili ng gulay. Ha? Namimili rin po kayo ng gulay? Mm-hmm. Yan po, hindi niya sariling tanim. Ay, ito tanim ko na. Madalang pa kasi ngayon ang gulay. Kaya, aram mo na sarili ko. Pero nag-aano rin kayo? Ay, dati akong biyahe. Ay, yun ang hanap buhay ko. Biyahero po talaga kayo? Mm-hmm. Eh, ngayon po kayo pa rin po nagagay o may binabagsak na ka rin kayo ba dyan? Hindi. Pinadadala ko lang pagkakunting ganari, pinadadala ko sa Manila sa pwesto. May pwesto sa Pasay. Sira na ang tanong mo, kahit malago na siya, nasisira. Ang ano po, sayote, magandang pressure ay. Ay, mababa. Rampo. Pag nagtarenta naman na rin, napakalaki ng tubo mo. Dahil hindi mo na naman na rin ginagastusan mo. Taniman niyo po, dito lang po. Wala na kayo sa ibang lugar. Doon naman na ilaya. Dati, umuupa pa ako dyan sa taas. Nasa 4 hektarya. Eh kaso sumuko na ako kasi nga senior na ako. Ilan taon na po ba kayo? 61. Hindi po halata. Grabo. Malakas pa po eh. Eh medyo nakakatrabaho pa naman. Bata pa po. Pa naman. Batang bata pa.
Nakakatrabaho pa naman. Eh, di atat nga ari, oh. Sinosolo ko lang ang trabaho dyan. Wala po kayo mga labor, di kinakawa. Eh, pagka na pag talagang sabayan po trabaho. Hindi bagay yung permihang araw-araw may kasama. Eh, ako yung pagkailang, pagka medyo nahihirapan ako at kailangan ko nang kumuhan tao, eh di saka ako nakakuha ng tao. Ayaw. Kasi nga lalaki ang iyong puhunan pagka ikaw ay araw-araw may kasama. Magkano ngayon labor dito sa amay? Magkano na po dito? 400. 400 na po. 450, ganyan. Hindi pare-parehas. Ano po yung pakain pa? Hindi na po. Pamerienda lang. Ano? Eh, pinadadala ko na lang. Hindi na ako nasama sa biyahe. Kasi nga ay talo na ako ng init, talo pa ako ng puyat. O, ikaw samantalang dito, padadala ko na lang. Eh di, hindi na ako napupuyat. Ang biyahe po niyang gulay niyo, saan po yan? Pasay nga, Pasay. Pasay. Okra po namin ay 10 grams na po, 175. Oh, ang buto niya ay 150. Sige, dalawa. Alin pong okra po dun? Ang pwede yung okra, wag yung linggi-linggi. Ah, yung bilog talaga. Sige, sige. Ayun, dalawang pack. Okay. Dalawang pack. Punta mo rito. Ay, ito mga small pack muna, Krap. Subukan nyo. Oo, yan muna. Kasi mahirap naman din na sumubok agad na marami. Correct ka dyan. Yan ang gano'ng ano ko sa iyo. Pag sumubok kayo ng marami, tapos hindi kumata. Ako, hindi na makakabal. Araw pala, naitanim ko rin. Bigay ni LJ. Ay, Pechay Bagyo po. Nag-okay din po dito yung Pechay Bagyo. Oo. Yeah, Pechay Bagyo.